Noong unang panahon, ang mga babae ay hindi binibigyan ng karapatan na magtrabaho o mag-aral sapagkat sila ay nararapat lang na manatili sa bahay. Pagsisilbihan ang asawa at mag-aalaga ng mga bata. Ngunit sa paglipas po ng panahon, bilang parte ng modernisasyon na kalakip ang patuloy na pagbabago ay sumasabay na ang mga kababaihan sa mga kalalakihan. Ang mga babae noong unang panahon ay simple lamang at mahinhin. Ngunit sa babaeng tulad ko, lalong-lalo na kapag ka nasa oras na ng kagipitan, ay hindi na mag-aatubiling gawin ang isang imposibleng bagay na kahit po sa panaginip ay hindi ko naisip na magagawa ko. Kuya Barry, tawagin mo na lang po ako sa pangalang Minerva. Ako po ay kasalukuyang 70 anyos na ngayon. Nagpatulong ako sa aking apo na maisulat ang aking karanasan tungkol sa aswang. Ako po ay tubong Leyte at nakatira na ngayon sa Samar kasama ang aking mga anak. Taong 1985, ipinagbubuntis ko pa lang ang aking panganay na anak. Kumakayod akong mag-isa sa mga panahong iyon sapagkat ako'y iniwan ng ama ng aking dinadala. Sumakto naman na galit ang aking mga magulang sa akin dahil sa katigasan daw ng ulo ko. Hindi kasi sila sang-ayon sa naging kasintahan ko dahil nga sa maraming usap-usapan ang kumakalat. Sa aming lugar, nababaero ito at marami ng babaeng binuntis at iniwan. Hindi nga nagkamali ang aking mga magulang, Kuya Barry, sa kadahilanang nangyari nga sa akin ang kanilang kinatatakutan. Masyado akong nabulag sa pagmamahal noon kaya lubos kong pinagsisisihan na hindi ko sinunod ang mga pangaral ng aking mga magulang sa akin. Ngunit kahit na ganoon ang nangyari, hindi ko naisip na ipalaglag ang aking anak. Bubuhayin ko siya kahit ako lang mag-isa. Namasukan ako bilang isang tendera sa isang bigasan na medyo may kalayuan po sa aming baryo. Naging kaklase ko naman sa high school ang anak ng may-ari at naging kaibigan ko pa kaya tinanggap nila kaagad ako. Nagpatuloy sa koleyo ang kaibigan ko, samantalang ako po ay hanggang high school lamang. Nagsikap ako at sinipagan ang aking pagtatrabaho. Sa paglaki ng aking tiyan, lagi silang nagpapaalala sa akin sa mga dapat kong gawin. Hindi na bago sa amin ang usap-usapang aswang. Kahit na hindi ko pa nakikita ang mga nilalang na iyon, ay mas mabuti nang maging maingat. Wala namang mawawala kung susundin ang paalala ng mga nakatatanda. Nagsusuot ako ng itim pag lumabas po ako ng bahay. Lagi akong may dalang luya sa aking bulsa at marami pang iba. Sa pagdaan ng buwan ay natutunan ng tanggapin ng aking mga magulang ang aking sitwasyon. Nagkaayos naman kami, kaya minsan sa isang buwan ay umuwi ako sa amin. Kung minsan naman ay sila ang dumadalaw sa akin. Dahil sa panganay ang dinadala ko, ay medyo maselan ang aking pagbubuntis, Kuya Barry. Dahil sa 5 buwan ng aking pagbubuntis, ay pinauwi muna ako ng aking amo. Dahil nga hindi pa uso ang cellphone noong mga panahong iyon, may telepono naman, ngunit ang bahay namin sa aming sityo ay malayo sa bayan, kaya hindi ko makontak ang aking ama't ina. Umuwi ako nang hindi nila nalalaman. Gusto pa sana akong ihatid ng aking amo, kaya lang tinanggihan ko sila dahil masyado na akong nakakaabala sa kanila. Pumayag naman sila, ngunit
dapat ay sundin ko lahat ng bili nila para na rin sa aking kaligtasan. Hindi naman po ako natatakot, Kuya Barry, sa mga nilalang na iyon. Nagbao naman ako ng mga panlaban ko sa mga nilalang ng dilim. Tsaka maaga pa naman nung umalis ako. Sinamahan lang ako ng kaibigan ko sa terminal ng jeep. Hindi nakaalis kaagad ang jeep sapagkat inantay pa nila na mapuno ang sasakyan bago ito umalis. Tanghaling tapat na nang dumating ako sa sasakyan ng tricycle papunta sa baryo namin. Maglalakad pa sana ng kaunti mula sa binabaan ko ang paradahan ng tricycle, ngunit nabigla ako nang biglang sumulpot ang isang tricycle sa harapan ko. "Saan ka, Ineng?" tanong ng isang matandang nagmamaneho ng tricycle. Sinagot ko naman siya kung saan ako papunta, ngunit hindi ako magpapapakyaw ng tricycle. Sapat lang kasi ang pamasahe ko. Malapit lang naman sa daanan ng tricycle ang bahay namin, kaya pwede lang akong maglakad pagbaba ko. Kapag kasi pakyaw, babayaran ko ang pamasahe para sa buong tricycle. Tapos ihahatid pa ako sa bungad ng bahay namin. Mas nakakatipid kasi kapag hindi pakyaw. Ngunit pinilit ng tricycle driver na iyon na doon na daw ako sumakay sa kanya. At sabi niya, isang upuan lang daw ang babayaran ko. Siyempre, nagtaka ako. Bakit ako niya gagawin iyon? Baka malugi siya. Habang sinasabi niya iyon, ay nagpalingalinga din siya sa kabaligiran at parang hindi siya mapakali. Medyo masama ang kutob ko sa kanya, kung kaya't tinanggihan ko siya ulit at patuloy sa paglalakad papunta sa paradahan ng mga maraming tricycle. Hindi ko na siya nilingon pa kahit na may sinasabi pa siya. Kahit na medyo malayo na ako sa kanya, ay ramdam ko na sinusundan pa rin niya ako ng tingin. Noong nakasakay na ako sa unang tricycle sa pila, ay nakilala ko kung sino ang nagmamaneho nito. Ay, Kuya Lando, kilala mo ba yung matandang nagmamaneho ng tricycle na yun? Yun o. Tanong ko sa tricycle driver na sinakyan ko. Kahit kasi na minsan lang ako umuwi sa amin dahil sa aking trabaho, ay medyo pamilyar na ako sa mga tao dito sa lugar namin. Lalong-lalo na ang mga driver ng tricycle. Ngunit ang matandang iyon na nagpapasakay sa akin kanina ay parang noon ko palang nakita. Ah, sino? Ah, yan bang matanda na nagmamaneho ng tricycle sa kabilang kalsada? Tugon naman ni Kuya Lando sa tanong ko. Tumango ako na tanda ng pagsang-ayon. Iba kasi, Kuya Barry, ang pakiramdam ko nang makausap ko siya. Mukhang hindi siya mapagkakatiwalaan. Ah, yan ba? Oh, si Mang Usting yan. Bagong lipat lang yan dito sa lugar natin. Ah, galing kabilang bayan daw yan. Pagkatapos ay lumipat dito nang mamatay daw ang asawa niya. Eh wala naman daw mapaglilibangan, kaya namamasada na lang siya ng tricycle para magkaroon naman siya ng kita at maipangtusto sa sarili. Wika ni Kuya Lando. Tinignan ko ang matanda. Biglang nagkasalubong ang aming mga paningin. Nagulat ako dahil hanggang sa mga oras na iyon ay nakatitig pa rin pala siya sa akin. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Nakaramdam ako ng pangamba, kaya dali-dali kong iniwas ang aking mga mata. Bigla na lamang humilab ang aking tiyan sa hindi ko malamang dahilan, Kuya Barry. Kahit hindi pa napuno ang tricycle na sinasakyan ko, ay pinaandar na ito ni Kuya Lando. Noong makalayo na kami sa lugar, ay bigla na lamang humupa ang sakit sa aking tiyan. Medyo nag-alala si Kuya Lando, kaya hinatid na niya ako sa bungad ng aming bahay. Agad naman akong sinalubong ng aking ina na nagwawalis sa aming bakuran.
pinapasok niya kaagad ako sa bahay. O anak, bakit hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka ngayon, Minerva, para naman nasundo kita? Uwi ka ng aking ama. Ay tay, hindi na po kailangan. Kaya ko naman po ang aking sarili. Paliwanag ko sa kanya. Ikinuwento ko naman sa kanila ang nangyari kanina. Kaya sa tingin nila ay may kakaiba sa matandang iyon. Pinag-iingat nila ako dahil hindi natin alam na baka isang nilalang na nagbabalat kayo lamang ang matandang iyon. Sa pagdaan ng araw ay may napapansin akong malaking ibon na dumadapo sa isang puno na malapit lamang sa aming bahay. Kada hapon, andoon ang ibon na iyon. Noong malaman ito na nakatingin ako sa kanya, bigla-bigla na lamang itong lumipad papalayo. Ipinagsawalang bahala ko na lamang, ngunit hindi ako naging kampante. May umaaligid-aligid na malaking ibon sa bahay tuwing gabi, kaya tuwing hapon, nagpapausok ng kamangyan ang aking mga magulang. Minsan, napapansin ko din na dumadaan ang tricycle ng matandang driver sa aming daan malapit sa aming bahay. Iniisip ko na lang na baka may hinatid siya na pasahero sa bahay malapit sa amin. Kaso, halos araw-araw ko na siyang nakikita. Duda talaga ako sa matandang ito. Hindi naman siya makalapit sapagkat may mga pangontra kami na nakapalibot sa buong bahay namin. Hindi na rin ako masyadong naglalalabas maliban na lang kung kinakailangan. Tsaka sinasamahan naman ako ni nanay o kaya si tatay. Isang araw, umalis ang aking mga magulang upang pumunta sa bahay ng nakakatanda kong kapatid dahil namatay ang kanyang biyenan. Bilang respeto sa pamilya ng asawa ni kuya, ay pumunta sila nanay at tatay, kaya naiwan akong mag-isa sa bahay. Dahil sa ako'y buntis, ay nagiging antukin ako. Kaya noong hapon, nakalimutan kong magpausok ng kamangyan. Nakatulog ako sa aming sofa na yari sa kawayan habang nakaupo. Sarado naman ang pintuan, ngunit bukas ang mga bintana. Madilim na noong naalipungatan ako dahil may kung anong bagay na tumutusok sa tiyan ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Napasigaw ako dahil sa gulat. Tumambad sa aking harapan ang isang nilalang na sobrang itim at mabalahibo. Sa tindi ng gulat ko ay natadyakan ko siya. May nakasuksok na itak sa dingding namin at siyang inabot ko kaagad. Kumikirot man ang tiyan ko, ngunit hindi ko na ininda iyon. Tiniis ko ang hapdi ng tiyan ko. Iwinasiwas ko ang itak sa nilalang. Umatras ito, ngunit hindi pa rin ito umalis. Naisip ko na pumunta na sa may kusina at kumuha ng asin. Itinapon ko kung anumang bagay ang mahagilap ko na malapit sa akin. Pati ang tsinelas ko ay naitapon ko sa kanya hanggang sa nakakita ako ng pagkakataong makapunta sa kusina. Sigaw pa ako ng sigaw nung mga oras na iyon. Hindi ko alam kung papaano nangyari na para akong hindi buntis na tumatakbo papuntang kusina. Noong maabot ko ang lalagyan ng asin at matapos mabuksan, mabilis akong dumakot at isinaboy sa sumusunod na aswang sa akin. Tinamaan ito sa kanyang mukha. Napahiyaw sa sakit ang nilalang.
tinawag ko pa siya sa kanyang pangalan dahil kahit na ganoon ang itsura nito ay nakilala ko pa rin kung sino siya. Muli kong sinabuyan pa ng asin ang halimaw na iyon. Noong marinig niya ang pagtawag ko sa pangalan niya, ay mabilis itong tumalon sa bukas na bintana. Kahit natakot na takot Kuya Barry, isinarado ko ang mga bintana at saka ko na lang naramdaman ang sakit sa aking sinapupunan. Naramdaman ko na lamang ang likidong tumutulo sa gitna ng aking mga hita. Dinudugo na pala ako at saka bigla na lamang akong nawala ng malay. Nagising ako na nasa silid na ng isang ospital. Ikinuwento ko sa mga magulang ko ang mga nangyari. Sobra silang nag-alala. Mabuti na lang daw at may mga kapitbahay kaming pumunta sa bahay noong marinig nila ang mga pagsigaw ko. Nakita pa daw nila ang pagtalon ng nilalang sa mga puno papalayo sa bahay. Giniba na lamang nila ang pintuan para lamang masakluluhan ako. Dali-dali nila akong isinakay sa tricycle at dinala sa ospital. Pagdating naman sa bahay ng mga magulang ko ay sinabihan kaagad sila ng mga kapitbahay namin. Kahit na ganoon ang nangyari ay nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na walang nangyari sa anak ko. Simula po Kuya Barry nang mangyari iyon ay hindi ko na napapansin pa si Mang Usting na dumadaan sa bahay namin. Nabalitaan ko rin galing kay Kuya Lando na may lapnos ang katawan nito na parang binuhusan ng mainit na tubig. Matindi talaga ang paniniwala ko na si Mang Usting talaga ang aswang na pumasok sa bahay namin. Hindi na rin ako hinayaan ng mga magulang ko na mag-isa sa bahay. Kapag aalis naman sila ay pinasasamahan ako ng kahit sino sa mga kapitbahay namin. Lagi na rin akong alerto sa aking paligid hanggang sa naipanganak ko na ang aking panganay. Kahit na nakakatakot ang karanasang iyon ay naging matapang ako para sa amin ng anak ko. Lumipas ang panahon. Isang hapon, ako na ang nagpresentang mamalengke. Hindi ko kasama ang panganay ko na sa mga panahong iyon ay nasa 3 taong gulang na. Hapon na ako nakaalis sapagkat dinala ko pa ang aking anak sa doktor noong umaga dahil may ubo ito at sipon. Magtatakip silim na noon nang matapos akong mamalengke. Habang naglalakad papunta sa paradahan ng tricycle, ay nakita ko na naman si Mang Usting. Nagkatitigan pa kami, ngunit hindi ko inilihis ang titig ko sa kanya hanggang sa siya na mismo ang umiwas. Pinandidilatan ko kasi siya. Habang naghihintay ng ibang pasahero ang sinakyang kong tricycle, ay may nakita akong mag-asawa na papunta sa tricycle ng matanda. Buntis pa ang babae. Bala ko sanang bumaba para magbigay ng babala sa mag-asawa. Ngunit baka hindi nila ako paniwalaan. Nag-aalala ako sa maaaring mangyari sa buntis na babaeng iyon. Bagamat andoon ang kanyang asawa, mas mainam pa rin ang umiwas. Hindi natin alam ang maaaring gawin ng matandang iyon. Baka gagawin din niya sa babae ang ginawa niya sa akin dati. Nagdaan ang ilang araw. Nagimbal kami sa nabalitaan namin. Mayroon daw pinatay na buntis sa kabilang sityo. Wakwak daw ang tiyan at wala na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nag-iisa lang daw ang babaeng iyon sa bahay kasi ang kanyang asawa ay nagtatrabaho pa ng mga oras na iyon.
Nadatna na lamang nila ang bahay na bukas na daw ang bintana at nakahandusay na ang buntis sa kwarto nila na naliligo sa sarili nitong dugo. Siyempre, hindi umabot sa ibang bayan ang balitang iyon sapagkat ayaw ng aming mayor na makapagbigay ito ng takot sa mga tao. Kung kaya ang ibinalita nila ay isang adik lang ang pumatay sa buntis na iyon. Natural, hindi ako naniwala sapagkat walang tao ang makaagawa ng karumal-dumal na pagpaslang na iyon. Rumuronda na gabi-gabi ang kapitan at ang mga tanod ng aming barangay. Hindi pa rin kami naging kampante hanggat andyan pa rin ang matanda sa aming lugar. Isang dapit hapon, habang nakasakay ako sa tricycle ni Kuya Lando, ay may nadaanan kaming buntis na nag-aabang ng masasakyan sa daan. Hinintuan namin ito upang pasakayin, ngunit hindi ito nagsasalita. Sinisenyasan lang niya kami na ayaw niyang sumakay. Ha? Pipi ba yung babaeng ito at ayaw niyang magsalita? Tanong ko lang sa aking sarili. Pinipilit ko siya at sinabihan na delikado na sa mga oras na iyon dahil gumagabi na, ngunit ayaw niyang talaga. Hinayaan na lang namin ni Kuya Lando pero nawiwirduhan talaga ako dun sa buntis na iyon dahil balot na balot siya. Pati ang kanyang ulo ay nakabalot. Hindi naman sa nilalait ko siya pero mukha siyang lalaki kaysa sa babae. Natatawa talaga ako pero ipinagsawa ng bahala ko na lamang. Ang importante sa akin ay ang kaligtasan nito. Hindi ako mapakali kaya sinabihan ko si Kuya Lando na bumalik kami para alukin ulit ang buntis na sumakay sa amin. Dahil sa pamimilit ko ay binalikan namin ang buntis. Habang papalapit kami ay siya namang pagdating ni Mang Usting. Kitang-kita namin na sumakay ang buntis doon sa tricycle ng matandang iyon. Nagtataka ako dahil ayaw niyang sumakay sa amin, pero sumakay siya doon sa tricycle ng matandang aswang na iyon. Kuya, Kuya Lando, sundan natin yun. Masama ang kutob ko na baka may mangyaring masama doon sa buntis na iyon. Pag-aalala ko na sabi kay Kuya Lando. Hindi nalingit sa kaalaman ni Kuya Lando ang pagiging isang aswang ni Mang Usting. Bagamat naririnig ng mga kasamahan niya sa pasada ang haka-haka tungkol sa matanda, ay karamihan pa rin sa kanila ay hindi naniniwala. Ika nga nila, to see is to believe. Pero si Kuya Lando ay naniniwala sa akin noong ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa akin. Kaya binilisan niya ang pag-U-turn para masundan ang tricycle ng matanda. Parang alam ko kung saan papunta si Mang Usting ah. Papunta yata ito sa abandonadong kubo, dyan sa may palayan. Wika ni Kuya Lando. Hindi na ako kumibo, Kuya Bari, dahil nakatutok lamang ako sa tricycle na sinusunda namin. Noong malapit na kami doon, ay binagalan ni Kuya Lando ang tricycle at huminto. Medyo malayo ang hinintuan ni Kuya Lando sa tricycle ni Mang Usting, ngunit naaaninagan pa namin ang mga ito. Kahit nag-aagaw na ang liwanag at dilim, ay hindi ko pa rin inalis ang tingin ko sa kanila. Nagmamatyag lang kami doon sa malayo hanggat hindi pa umaalis itong si Mang Usting. Kitang-kita naming nag-uusap si Mang Usting at ang pasahero niyang buntis. Maya-maya'y nagulat na lamang kami nang biglang magpalit ng anyo si Mang Usting. Kumpirmado! Ang aswang na umatake sa akin noong ipinagbubuntis ko pa lamang ang aking panganay
ay walang iba kung hindi si Mang Usting nga. Dahil sa kagustuhan kong iligtas ang buntis, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na puntahan ang mga ito. Oo, Kuya Barry, alam kong delikado, ngunit iniisip ko ang kapakanan ng bata sa sinapupunan nito. Naghanap ako ng kahit anong sandatang ipanglalaban ko sa aswang. Nakakita ako at dumampot ako ng isang malaking bato. Mang Usting! Sigaw ko pa na siyang nakapagpalingon sa nilalang sa kinaroroonan ko. Bigla na lamang itong humiyaw. Nalihis ang atensyon nito sa akin nang sinaksak na pala siya ng buntis sa kanyang likuran. Mayroon palang daladalang sundang ang babaeng iyon. Sobrang sakit sa tenga ang pinakawalang sigaw ng nilalang na iyon. At hindi pa nakontento ang buntis, paulit-ulit niyang sinaksak ang aswang. Nagulat ako dahil sobrang lakas ng babaeng ito. Para siyang isang amasona sa itsura niya. Kahit na may tama na ng sundang ang halimaw, ay nakuha pa nitong kalmutin ang kalaban niya at maihiga sa lupa. Nagpambuno ang dalawa. Pupuntahan ko sana para tulungan na buntis, ngunit pinigilan ako ni Kuya Lando. Baka raw mapahamak ako. Napanganga na lamang kami sa aming nasaksihan dahil nang mapunit ang suot ng buntis, ay tumambad sa amin ang totoong pagkatao nito. Ang inaakala naming isang buntis ay isa palang lalaki. Nagkaroon ito ng pagkakataong suntukin at tadyakan ang halimaw, kaya tumilapon ito. Kinuha kaagad ng lalaki ang sundang at sinaksak ng paulit-ulit ang nilalang. Kahit marami na itong tama, ay nakuha pa rin itong magpalit ng anyo bilang isang malaking ibon naman at mabilis na lumipad papalayo. Susundan pa sana ng lalaki, ngunit nagkasugat pala siya sa dibdib. Dinala namin ni Kuya Lando ang lalaki sa aming bahay upang gamutin. Naalala ko siya. Siya yung lalaki na may kasamang buntis na nakita ko noon sa may palengke. Mag-asawa nga sila. Ang asawa niya pala ang pinatay ng aswang na taga-kabilang sityo. Nalungkot naman kami sa aming nalaman, ngunit wala na kaming nagawa dahil nangyari na. Nakilala daw niya ang aswang na pumatay sa mag-ina niya, kaya naisipan niyang maghiganti rito. Suot-suot ang damit ng kanyang asawa na hindi panilabhan, ay nagpanggap siyang buntis para mahulog sa bitag ang aswang na iyon. Dahil sa samyo ng buntis, ay tiyak na hindi siya makikilala ng aswang na isa pala siyang lalaki. Nagtagumpay naman siya sa kanyang mga plano kahit na muntik na rin siyang mamatay. Nagpasalamat naman siya sa amin ni Kuya Lando dahil kung hindi pa namin siya sinundan, ay hindi siya magagamot kaagad. Dahil sa nangyari, natuwa din ako dahil pakiramdam ko hindi na babalik kailanman si Mang Usting sa lugar namin na siya namang nagkatotoo. Para ding nakatadhana ang mga nangyari dahil ang lalaking iyon na namatayan ng asawa ng dahil sa isang aswang ay ang aking nakatuluyan. Ang aking nakatuluyan na lalaki ay itago na lang natin sa pangalang Berting. Nagkasama pa kami ng ilang panahon. Nagkaroon ng isa pang anak na babae. Ngunit pagkalipas lamang ng 3 taon, yumao si Berting. Nagkaroon kasi ng isang disgrasya sa kanyang kumpanyang pinagtatrabahuhan at sa kasamaang palad
isa si Berting sa mga yumao. Hindi man mahaba ang aming pinagsamahan ni Berting, ngunit kahit papaano, minahal ko siya ng tunay. Sa ngayon po ay tanging mga anak ko na lamang at isang apo ang kasama ko sa buhay. Sadyang maraming misteryo talaga sa buhay, kaya wag nating sayangin ang panahon. Katulad po ng naranasan ko, mapait man, ngunit hindi ko naman ito pinagsisisihan. Isang pangyayari ang hindi ko na malilimutan, Kuya Barry, kaya ko ito ipinasulat sa aking apo. Dahil lang sa isang aswang na minsang nag-angkas sa akin at nagpanggap na isang tricycle driver. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Barry. Maraming maraming salamat po and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Minerva. And again, maraming maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo. Ang sundo. Ang sundo. Hold.